Sinabak na po sa serbisyo yung traffic enforcer mula sa Manila Traffic and Parking Bureau o MTPD o PB na nahuli kam at amin pong ipinakita sa inyo kagabi dito sa 24 oras habang umano'y nangungutong. Maaaring iparesto pa raw ang mga enforcer na yan dahil may mga gamit pa raw silang kailangan nilang ibalik. Nakatutong si Steve Lailisan. Eksklusibo. Unang lumabas kahapon sa 24 oras ang kutungan sa bahagi ito ng Osmeña at Quirino Highway sa Maynila na huling-huli sa high-definition cameras ng MMDA. Kanina inimbitahan ni Manila Vice Mayor at Traffic Czar Isko Moreno ang mga sangkot sa umano'y pangungutong. Pero hindi dumating ang mga traffic enforcer. Kinilala silang sina Val Maninang na matagal na raw enforcer ng Manila Traffic Bureau. Ang naka-asul na uniforme at naka-ID pa, kinilala namang si Alison Rago. Si Antonio Nesho naman daw ang enforcer na nagpasa kay Maninang ng nahuling motorista. Inaalam pa ang partisipasyon ni Michael Bartolo sa grupo, absent without leave o AWOL ang apat ngayong araw. Pinatawag namin hanggang ngayon hindi pumupunta, but it doesn't matter to us because they are no longer part of this government and we will issue an arrest. Kasi marami kaming gamit pa sa kanila na kailangan nila isole. At sinikap namin kunin ang panig ng mga sangkot. Pinawagan namin ang kanilang contact numbers mula sa personal data sheet ng MTPB pero agad nilang ibinababa ang telepono sa oras na kami magpakilala. Kanina binalikan ng GMA News ang pwesto kung saan sila nahulikam. Apat na traffic enforcer mula sa MTPB ang nakatoka para sa morning shift sa bahaging ito ng Osmeña at Quirino Highway. Marami raw kasi yung lumalabag sa batas trapiko. Katunayan, hindi bababa sa 10 motorista yung nahuhuli rito kada araw. At habang iniimbestigahan ngayon si Boy Taripa at yung dalawa niya pang kasamahan na naaktuhan ng CCTV camera ng MMDA, meron pa silang isang kasamahan na ngayon ay under observation. At habang ginagawa ng MTPB yung paglilinis sa kanilang hanay, meron muna silang ipinalit na mga bagong graduate mula sa training academy. Nakita rin sa video ang trainee na si Mark Anthony Marinda pero hindi nakitang aktong tumanggap. Itinanggi rin niyang may partisipasyon siya sa illegal na aktibidad. Sana naman wag nilang masamain lahat ng enforcer kasi hindi naman kami lahat ganun. Apektado rin ngayon ang mga bagong talagang enforcer. Yak daw, nabahira na ang tingin sa kanila ng mga motorista. Nakakahiya kasi kami yung napubulyawan dito eh. Kami yung biglang nandito ngayon tapos sabi ng tao, ay mga magnanakaw yan. Pero tila sanay na rin ang ilang motorista sa kutungan. Habang nakarolyo ang aming kamera, isang pahinante ng umaandar na truck ang akmang may iaabot na papel sa mga enforcer. Pero nagdalawang isip nang walang gustong lumapit at tumanggap. Ang ganitong kalakaran, kinumpirma mismo sa amin ng MMDA Constable na 6 na taon nang nakatoka sa lugar. Tumahan talaga. Meron. May mga nagbababa, naggagano ng pera, binababa na lang yung pera. Oo, kahit hindi mo hingin. Mga truck yon. Kadalasan. Kadalasan mga truck din. Eh di siyempre pupulutin na lang din yon. Wala ka nang magawa dun, inulog eh. Ayon kay Vice Mayor Isko, hindi rito matatapos ang kwento. Iniimbestigan namin yung naka-uniforming police. Pag napatunayan namin na talagang siya'y kasabwat, pwede namin siyang kasuhan ng administratibo. At the same time, pwede namin siyang kasuhan ng kriminal. Kanina ipinatawag ni Moreno lahat ng MTPB traffic enforcer. Mahigpit na ipinaalala ang one-strike policy. Ang sino mang mahuhuling nangongotong, agad daw sisibakin. Steve Delisa, Nakatutok, 24 Oras.